Magandang araw, mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Paolo Duterte, nag-ala Tatay Digong. Naging doppelganger ni Tatay Digong ang kanyang anak na si Paolo Duterte. Maraming humanga sa kagalingan nito at sa kanyang leadership. Ipinamalas din niya na tunay nga siyang isang Duterte. Samantala, si Tambaluslos ay walang ginagawa kundi asa pang publikong market lang na naman kunwaring naging 20 pesos ang bigas pero kinabukasan ay balik sa dating presyo na ito na 50 or 60 pesos ang kada kilo ng bigas. Pakitang tao talaga tong Tambaluslos na ito. Lagi na lang may kasamang kamera sa tuwing mayroong gagawin. Pero palpak pa rin. Labas pa rin ang baho nitong Tambaluslos na ito kahit anong gawin niyang pagpapabango. Ang bantot mo, grabe. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyong ang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, "Maraming nakapaligid kay FPRRD. Wala pa akong nakitang matinong na presidente kundi si FPRRD pa lamang. Matiwasay ang kanyang administrasyon, marami ang naayos, AFP modernisasyon, etc. Kaya solid DDS pa rin ako kasama ang aking pamilya. Look, Davao kung gaano ang improvement." Sabi din ng isang netizen, "Saludo sa ayuda at tulong mo mula OVP ni VP Inday Sara na ibahagi sa bawat pamilyang Pilipino mula Apari hanggang Hulo at saan man sa bansa nakarating ora mismo. Walang pinipili at di na dumadaan sa kamay ng mga politiko." Sabi din ng isang netizen, "Hindi ko po maubos maisip kung saan pupulutin at anong mangyayari sa bansang Pilipinas pag presidente pa si Kuting. Hanggang 2028 sa talamak na korupsyon at pangkakamkam ng mga politiko sa pera ng bayan, sa nagbalikan na drug trades, sa worsening peace and order, hindi mapugulang pagtaas ng mga bilihin, walang leadership, etc. etc." Ang politika ngayon, titingnan nyo, ang gulo ng bansa natin, yung mga pulburo na yan, nagbabalikan. Yan po yung mga nasimula ni Pangulong Duterte sa kanyang 6 na taon, partida may 2 taon pang pandemic. Pero hindi naman po naituloy. Iba po kasi ang style ng bagong administrasyon ngayon. Kung makikita nyo, iba po yung laban nila sa pulburon, iba yung estilo nila. Hindi katulad ng kay Pangulong Duterte. Talagang ubos kong ubos, mga kababayan. Siyempre, yung build natin, parang hindi rin natin nagugustuhan. Bibihira ata na may mga bagong proyekto at sana man ay maituloy. Yung mga nasimula ng Pangulong Duterte. Ayan, sabi ni Russian, "Di naman sana magugulo kundi dahil kay Smugs daw at kay Tambaluslo," sabi ni Russian. O, di ba? O, sabi ni Heidi Ras, "Mga dilawan na nagsasabi niyan para magkagulo ang Marcos at Duterte." Alam naman natin kung paano maglaro si Tatay Digong, kaya gustong-gusto ng mga Duterte, may utak, magaling mamuno. Correct, may magaling po talaga. Tactician po talaga si Tatay Digong. Kay Maris, magandang gabi. Sabi ni Emi Seiseo, "Sa amin ang dami ng adik." Yan po isa sa mga problema natin. Nagbabalikan na naman sila. Sa inyo po mga lugar, makikita nyo po yan eh. Mararamdaman nyo naman. Mararamdaman nyo naman na talagang padami ng padami, nagbabalikan na naman, di ba? Mahirap, mga kababayan. Yun dapat ang tinutuunan natin ng pansin eh. Alam mo yung laban na panalo na sana tayo pero bumabalik at bumabalik uli. Ang isa pa sa mga problema natin ngayon, di ba? Yung People's Initiative na yan na namimigay ng 100 piso kapalit po mga kababayan, papapirmahin sila. And 50% of the budget daw po ay nasa mga mayor na. Yan po magkakasabi ni Congressman Lagman. So, isang kongresista, mga kababayan ko, ang magsasabi ng ganun, sino kaya ang nagpapasimuno ng pirmahan na ganito? Kaninong pera, saan galing yung pera? Siyempre, siguro, yung pera from the tax sa atin din, sa mga taxpayer din, sa atin din mga Pilipino.
Tapos ibabalik sa mga Pilipino, papapirmahan sila for chacha, parang hindi po ata tama ang pangit pong tingnan. Ha? Sabi ni journalist Sebastian, okay na sana dito sa Davao City, si Sara Masaya ang Davao, tapos punta lang punta, yan si Marcos pabalik-balik para gawing vice. Ngayon nanalo na walang, wala lang salita. Eh wala na po eh, wala naman pong honeymoon period mga kababayan ko na nangyari dito sa Marcos at Duterte. Wala po, wala pong honeymoon mga kababayan. Dahil unang-una, eh nakikita po natin eh. Noong mga panahon na binabanat-banata nila ang ating Vice President Inday Zara Duterte, hindi po umiimik ito si Marcos Jr. Oh, talagang tikom na tikom, iwas na iwas po siya. Paano mo nga naman, siyempre, Vice Presidente mo yun, paano kayong magkaka-honeymoon na yung Vice Presidente mo na binabanat-banata, eh, hindi ka naman nagsasalita, hindi mo naman siya pinagtatanggol, di ba mga kababayan? At tapos may mga issue pa na hindi rin gusto ng ating Vice President Inday Zara Duterte. Katulad na nga lamang yung CCP na yan, yung peace talk na yan, ha, na 80% na nanalo na tayo, ano nangyari? Oh, lalakas uli yan sila. Hmm? Lalakas yan sila mga kababayan. Sure na sure po yan. Ha? Muli, balikan natin yung issue ng pagpapapirma ng ayuda, 100 pesos po. At dito sa comment section kanina, dito po sa ating channel, may nakita ako, sabi niya, sir, 500 ang bigayan sa amin. Oh, grabe, parang boat buying na rin to. Oh. Parang gano'n na rin ang datingan eh. Ang masakit ito, dinadaan tayo sa ayuda. Oh. Ng ayuda sana, di ba? Hindi, iba kasi, iba yung diskarte nila. Ano, pag may gusto sila, parang dinadaan nila sa pera yung mga kababayan natin Pilipino. Sa ayuda. Samantalang yung ating Vice President Inday Zara Duterte naman, namimigay din naman ng ayuda yung ating Vice President Inday Zara Duterte, pero wala kang ano, wala kang makikitang ganun, ha? Na pirmahan para baguhin yung konstitusyon. Si Inday, trabaho lang ng trabaho. Kaya nga po mga kababayan, kailangan pa natin si Tatay Digong ngayon 2025. Marami po nagsasabi ng mga kritiko ni Tatay Digong na gagamitin lang yan para makaiwas sa ICC. Hindi po. Hindi po yun ang dahilan. Ha? Kaya namin gustong patakbuhin si Pangulong Duterte. Ano ba sabi ni Pangulong Duterte kagabi? Yung ICC matagal lang nandyan yan. Wala kinalaman si Marcos dyan. O, yung pagkakasabi niya. Handa naman siyang humarap eh. Hindi po ba? Kasi ako, naniniwala ako na yung ginawa po ni Pangulong Duterte doon po sa laban sa Pulburon, mas marami pong mga Pilipino, mga kababayan ang nakinabang. Ah. Sabi ni Juanita Biliran, para sa anak kakarumpot na ayuda, hindi ka siya pambili ng toilet paper. Correct, 100 pesos mga kababayan. Yung 100 pesos po na 'yon, ha? Pag naibili niyo ng isang kilong bigas na tig 60, isang sardina, sibuyas, wala na po 'yon. Isang ano lang 'yon, isang lutuan lang. Hindi nga po aabot 'yon sa apat kayo sa pamilya, yung 100 pesos, hindi po aabot 'yon. Ang kapalit po nun, mga kababayan ko, kinabukasan na naman po. Ha? Kinabukasan po yan ang ating mga kabataan. Si Skim Nere Bella, maraming salamat super stickers mo. Ha? Kinabukasan po ng mga kabataan natin ang kapalit. Kaya mag-isip po tayo mabuti. Ha? Samantalang manifesto of support naman, marami na rin po ang nakapirma. Ha? Sabay po ito, no? Yung manifesto online, ito namang mga people initiative, ha, na kung sino man ang nagpapatakbo niyan, nandiyan naman po sa mga nasa lokal na. Kasabay daw po ng pamimigay ng ayuda. Nakakalungkot mga kababayan. Oh. Sana nga po matauhan yung mga kababayan natin, mabasa niyo po kung ano ang nalagay. Kung hindi niyo po marunong bumasa, nahirapan mong magbasa ng English, ipabasa nyo po sa mga anak nyo, ipaintindi nyo para alam nyo po kung ano po yung pipirmahan nyo. Mahirap po yan. Baka mamaya, babaguhin yung konstitusyon natin. Mahirap yan, matagal, mahabang proseso, magastos. Samantalang napakarami pa po nating inaayos ng mga problema ng bansa. Kaya kailangan natin talaga si Tatay Digong. Kagabi, miss na miss siya ng mga kababayan nating Pilipino kagabi. Kita-kita nyo, kasi nga, yung gikan sa masa, di ba, maaring kausapin niya itong si PBBM at sumagot naman ng Malacanang.
na open daw na makipag-usap si Tatay Digong at saka si BBM tungkol dito sa issue ng kanyang programa, yung Gikan sa Masa. Habang suspended pa rin po, temporary suspended pa rin po yung SMNA, yung mga kababayan. At sa Friday, meron po ata silang hearing sa NTC at pupunta rin yung mga kababayan natin doon na supporter ng SMNA. Alam ko may ganong mangyayari sa Friday. Bilang pagpapakita ng suporta sa SMNA, dyan po yan sa NTC. Ayan. Sabi ni Chel dito, gagawin lahat ng mga yan. Ang kasamaan, wag lang si BP Sara ang umupo sa Malacanang. At syempre yan naman ang hindi natin papayagan. Kailangan talaga natin, mga kababayan, na isang mga matinong leader, matigas, matapang, may tapang at malasakit para sa ating mga kababayan Pilipino. Yun po ang kailangan natin sa mga panahon ngayon. Ulitin natin, hindi takot, katulad mo na pinapakalat ng mga kabilang vloggers na natatakot daw po, nanginginig na daw po, sila Duterte, Bato, o sino pa yung mga sinasangkot sa ICC. Tinan nyo yung mga ano nila, makikita mo, syempre dumadaan din naman sa mga wall nyo yan, nanginginig na daw si Duterte sa ICC. Hindi po, kahit po sinasabi ni Trillanes na tapos na, nakapag-imbestiga na at maaring hinihintay na lang, maaring magkawaran, handa po si Pangulong Duterte harapin po yan. Huwag tayong matakot, mga kababayan, dahil ginawa lamang po ni Duterte ang trabaho niya nung siya po ang Pangulo ng Pilipinas. Marami po, mga kababayan, ang nagustuhan ang pamumuno ni Duterte. Totoo po yan. Kahit mag-survey po tayo bukas sa mga susunod na araw, marami po ang may gusto kay Duterte. Yung mga ayaw lang naman dyan, siyempre yung mahilig sa pulburon. Sabi ni Alexander D. Guzman, justice to 30K EJK victims. Ang dami naman yan 30K mo. Sobra ka naman sa 30K. Sabi ni Ronica Brejas, if God is with us, who can be against us? Sabi ni Lisa Montano dito sa live chat natin, BP Sara Duterte, panay trabaho, napakasipag, samantalang si President, panay tulog. Ayan, yun ang pagkakasabi dito. Dots TV, magandang gabi. Tandaan natin na ang Pilipinas ay pinili ng Diyos, sabi ni Ronnie Cabreas. Alam nyo, mga kababayan, sana magbago ang isip ng ating Tatay Digong. Sana tumakbo siya sa 5-way. Kahit sa Congress or sa Senate, pwedeng-pwede. Yun lang naman din ang hiling natin bilang isang Pilipino, di ba? Kasi namimiss po natin yung Duterte brand of leadership. Yun po ang hinahanap-hanap ng mga kababayan natin . Kahit nga kagabi, di ba? Anong oras na siya nakapag-live kagabi? Buti na, habol din natin dito sa channel natin, naabutan natin ng live. Tapos pinakita ko sa inyo uli, hinanap natin, sinimula natin. At syempre, maraming salamat sa nanood, nung nag-replay, sa mga nag-like. Ganun pa rin po, malakas pa rin po ang hatak ng mga Duterte. Talagang may paninindigan, sabi nga dito, nirisalina. May paninindigan, may isang salita. At totoong tao para sa mahirap. Yan po ang kailangan natin. Di ba? Yung totoo ka sa mga kababayan Pilipinas, sa mga kababayan Pilipino. Kung totoo ka sa bansang Pilipinas. Ganyan dapat ang mga politiko na hinahanap-hanap po ng mamamayang Pilipino. Yan po ang kulang sa kanila ngayon . Palike-like po tayo, mga kababayan. Salamat din na Christina Mindiola. Yan po ang kailangan natin ngayon. Magtulong-tulong tayo, mga kababayan. Si Pimentel, nasabi niya rin kagabi. Dahil yung pagkakasabi ni Senator Pimentel dito, dun sa Marcos Duterte Alliance, na talagang walang honeymoon period. Mukhang wala na talaga ngayon. May honeymoon period ba dito sa Marcos Duterte? Parang wala. Parang wala, mga kababayan. Kasi nakikita natin, parang ang lahat ng ito ay nakaplano na. Yung mga nangyayaring pagban at pagtirada kay Vice President Inday Sara Duterte, parang nakita natin planado ang lahat. Sisra, magandang gabi. Sabi po ni Senator Pimentel dito, personal opinion ko, yung relationship ng dalawang camp, if ever may honeymoon period sa relationship nila, mukhang wala na talaga ngayon. Wala po, walang honeymoon period na nangyari. Siguro nung unang taon, medyo okay pa . Pero napakaaga po nung kasi nilang binanata ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Kung maaalala nyo po dito sa channel natin, maaga nating sinasabi, maaga na nating
nila live yung mga nangyayari kay Inday, napagbanat kay Inday. At sinasabi ng mga napapadaan, ng mga dilawan dito sa channel natin, o kaya pulahan, malayo pa daw yung halalan. Yun na nga, malayo ang halalan pero maaga nilang binanata ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Dahil nakikita po nila, nako, nasa 2028, eh malakas po yan. Kahit si Tulpo pa, nangiharap. Mahihirapan po eh. Oh, sabi ni Suraina Marujo, no one can defeat Tate Digong. We from Mindanao, we became free from terrorists, especially Abu Sayyaf. Correct. Insurgency free. Ah, yung Davao City, sa Mindanao. Kaya ating Vice President Inday Sara Duterte, ayaw sa ano niyan. Pistok-pistok na yan. Grabe, di ba? At ngayon nga, may panibago na naman silang banat dito. Kaya Vice President Inday Sara Duterte, ayan, titingnan din natin. Ito kasi, ito naman ay tungkol dito sa yung K-12 mga kababayan. Hindi po ba? Ay, sila rin naman eh. Lagi naman itong mga pagmumukha din nila ang nakikita natin. Na talagang lagi silang present. Lagi po silang present para pag may mga issue kay Vice President Inday Sara Duterte, sila rin ang nauunang pumuputak, katulad ni Raul Manuel. Dito, Kabataan Party List hits deathbed in CHED for 17,000 students facing displacement. Ito po kasi na hindi natatanggap yung ating yung CHED, ano? Yung mga college natin na yung grade 11, 12 dito na lang, sa mga high school na lang. Akala nila walang ginagawang aksyon ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Sabi po ni Raul dito, hinayaan sila ng DepEd at ng CHED na mag-enroll sa SUC or LUCs. Tapos eventually, papalitan na sila ng school bago makagraduate. Ano ito, prank? Para bang may pangyayari lang ganun, isisisi mo ka agad doon sa ating Department of Education Secretary. Ganun po kasi ang lumalabas niya ito. Tama naman na makapagsalita kayo ng ganyan, makapagbigay kayo ng kanyang saloobin. Pero ang dating kasi nito, di ba mga kababayan, ang pangit tingnan eh. Sabi pa niya dito, dapat gobyerno ang nagtitiyak ng patuloy na pagkatuto ng mga estudyante. Hindi yung siya pa ang nagiging bara sa edukasyon ng libu-libong kabataan. Sino bang sinasabi mo dito na bara o humahadlang sa edukasyon? Alam niyo naman yung bara, di ba? Pagbarado, ibig sabihin, hindi makadaloy. Sino ba ang umaharang? Si Vice President Inday Sara Duterte ba? Kasi hindi po nila nakikita ang tunay na ginagawa ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Patuloy nagtatrabaho yung ating Vice President eh. Halos nga buong Pilipinas, naiikot po ng Office of the Vice President eh. Pero ito, talagang tunoy-tuloy pa rin ang pagtahol dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Tinitiyak po ng Vice President na may angat yung ating Department of Education. Sabi naman ni Paustino dito, CHED keeps on creating problems, then ibibigay sa student and schools ang bigat na magpo-provide ng solution. If this is not a state abandonment, I don't know what is it. Tinan nyo. Sana nag-isip muna kayo bago kayo nagbigay ng ano? Mag-isip muna kayo bago kayo magbigay ng mga statement na ganyan. Tingnan nyo muna kung ano ang plano. Kung may plano ba, Tita Pelisnel, magandang gabi po, Venus Diaz, kung may plano na ba ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Sabi naman po ni Yusik Michael Puwa dito, those that will be displaced have two options. Next school year, enroll in public school or they would prepare to do so. They may also enroll in private school and avail themselves of the voucher program. May plano na po. Putak ng putak. Yan, sabi nga Claudette, putak ang alam ni akla na yan. Manira ng trabaho. Ilabas mga resibo mo, di ba mga kababayan? Imbis na makatulong sa pagresolba, lagi po nilang kasing target yung ating Vice President Inday Sara Duterte. Sabi ko po sa inyo, hindi po titigil yan. Hindi po titigil yung mga yan. Ang trabaho po ng mga yan ay talagang punahin ang punahin yung ginagawa ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Hindi naman masamang pumuna, pero tingnan mo rin kung may nagagawang maganda. Yun ang kulang sa kanila eh. Okay lang, pinupuna mo yung trabaho, yung mga nangyayari. Diyan sa CHED, sa DepEd, okay lang yan eh. Given yan sa lahat ng mga kababayan natin Pilipino.
talagang nga po pwede tayong magbigay ng ating opinion. Pero, syempre naman, titingnan mo rin yung magandang side, ika nga. Titingnan mo rin yung magandang side. O, ano na ba ang naging sagot dyan ng ating Vice President Inday Sara Duterte? Syempre, yung ating Vice President Inday Sara Duterte, mabilis kumilos yan. Marami siyang isasagot dyan. O, lagi yan nakahanda. O, ayan na. Raul, tinan mo ito. Ha? Public schools nalilipatan ng 17,700 SHS learners. Sapat. Yan po ang pagkakasabi ng DepEd. Para hindi ka na pumuputak-putak. O ayan, sapat po. Ha? Yung lilipatan na yan. Ha? Nakahanda po yung Department of Education na ayos na po. Ha? Ng ating DP Inday Sara. O. Eh, puro lang sila putak eh. Oh, yes, kakayanin namin. Nakipag-ugnayan na tayo sa lahat ng mga regional offices and SDOs sa grade 11 natin out of 70,700, nasa average na 250 learners per division ang nakikita nating i-accommodate Undersecretary Dingas. Eh, sila kasi mga kababayan, kung ano lang, ha? Kung ano lang yung maikomento nila dito sa Vice President Inday Sara Duterte natin. Oh, nagtatrabaho po ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Oh. Eh kayo anong ginagawa nyo? Ha? Pumuna lang pumuna. Ayusin niyo yung trabaho niyo diyan sa Congress. Oh, 'yun ang unahin niyo. Oh, sabi ni Binos Diaz, ayan, putik justice daw doon sa mga adik. Oh, Nori Soriano, protect BP Sara Duterte. Mm. Claudette Atiyaw, clowns of the HOR, tatlong itlog. Eh talagang ano yan, mga kababayan. Sila-sila din yan eh. Ha? Sila-sila. Siguro, baka may gusto sa kanila, sila yung maging secretary ng DepEd. Ano? Eh hindi, nakikita na natin kay Vice President Inday Sara Duterte. Ha? Nagtatrabaho, eh, ang ganda-ganda na eh. Di ba? Hindi mo pera yan, open the book daw. Oh, ang tagal ng panawagan, eh yung open the book na yan, itutuloy natin yan ngayong ano, ngayong tawag dito, ngayong pagbubukas, ha? Ngayong pagbubukas po ng session, itutuloy po natin yan. Tita Erna Escalera, maraming salamat po sa pakulay mo dyan. Oh. Sabi ni Binos Diaz dito, baka sila nanginginig at ano, inigiyang nasa pulburon. Ayan, ha? Ulitin natin, ang sabi ng Tatay Digong, walang pulburon video, mga kababayan. Hintayin lang natin kung talagang may mailalabas po sila. At yan, balik po tayo sa topic natin. Ha? Ayan, may sagot na kaagad, nagsalita na kaagad yung ating Vice President Inday Sara Duterte. Malaki po ito, yung maging problema to, malaki po ito kasi maraming estudyante nga naman sa senior high school natin. Ito po kasi yung mga nag-aaral, yung mga nasa kolehiyo. Ah, doon po sila pa-enroll. So ngayon, may naisip naman na, 'di ba? Naayusin o babalik sila sa mga high school natin o doon sila magi-enroll. Naayos naman po ng Vice President Inday Sara Duterte. Ah? Kaya talaga, mga kababayan, wala po silang gagawin kundi banatan ang banatan. Hmm? Banatan po ng banatan yung ating Vice President Inday Sara Duterte. Eh wala eh. Oh, hanggang doon lang sila. Yun lang po yung kaya nilang gawin. Oh, napakalinaw po. Ha? Napakalinaw. Sabi ni Alexandra Di Guzman dito, DDS vloggers, puro fake news. Mismo si Dugong na nagsabi. Alam mo, yung mga Duterte supporter, supporter yan eh. Oh, kahit nga hindi kami sinabihan, hindi kami pinapunta noong harapin namin, noong suportahan namin si Pangulong Duterte, eh nandun kami sa harapan ng Justice Hall sa Quezon City. Nandun tayo para sumuporta kay Pangulong Duterte. Ganun po yung mga DDS. Talagang pag kami sumuporta sa politiko, sa mga Duterte, asahan nyo. Kahit walang kapalit yan, lagi kaming andyan para suportahan ang mga Duterte. Oh. Ganun lang naman kasimple yun, mga kababayan. Wala nga nag-ano sa amin dun eh. Oh, doon kayo ha, mag-rally kayo doon. Hindi yun rally. Pag-suporta pa lang yun. Oh, pag-suporta pa lang yun sa mga kababayan, sa ano natin, sa Tatay Digong natin. Oh, laban dito kay France.
Anong gusto nilang mangyari? Na hayaan lang natin na gaganunin yung dating presidente? Malabo po yun. Marami po ang nagmamahal sa mga Duterte. No? Parami ng parami. Habang binabanat-banatan nyo, yung ating Vice President Inday Sara Duterte, naawa na nga lang tayo eh. You know? Dahil labang tinitira-tira si Inday, lalo namang lumalakas. Palakas po ng palakas. Ito pa, tingnan pa natin si Representative Franz dito, anong sabi niya dito, mga kababayan. Siyempre, hindi mawawala sa listahan yan. Ang pagkakasabi niya dito, at saka si Senator Cheese, nagbigay din ang kanilang mga statement dito sa issue na yan. Ayan, bagamat legal ang hakbangin ng CHED, mahalaga pa rin na matiyak natin ang kapakanan ng ating mga estudyante sa senior high school. Walang dapat na maiwan at mahalaga rito ay nag-uusap ang CHED at DepEd. Ah, sabi ni Senator Escudero, sabi ni Bampo ni Representative Castro dito, the implementation of this memo should be held in abeyance after thorough consultation have been done with all the stakeholders that their welfare, especially the student and teachers, are insured. Oh, alam nyo na yung sasagot dito. Nagawa na po. Ah, may lilipatan na. Naayos na po ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Laging present, di ba, mga kababayan? Lagi silang present. Anyway, tama naman yung sinasabi nila na laging pabor din naman sa mga estudyante natin at sa mga teachers natin. Ang sa atin lang, nandiyan na po, ha? May sagot na po yung ating Vice President Inday Sara Duterte. Nagawan niya na po ng paraan yung issue. Mabilis po kasi na mag-umaksyon, ano, mga kababayan. Mabilis po umaksyon eh. Hindi naman po yung katulad ng ibang politiko na nagkalindol na, nagka kung ano-ano na dumating, wala pa rin. Yan, at least may aksyon ka agad, ang bilis. Oh, sabi ni Eduardo Gaco, Sir Parak TV, may nahalata ka ba sa sagot ni Tatay patungkol sa ICC? Wala daw kinalaman si Makoy, samantalang si Makoy ang may sabi na pag-aaralan, di ba? Taktisyan po kasi si Pangulong Duterte. Di ba? Hayaan natin yung ICC na yan. Di ba? Titingnan natin kung may magagawa. Ha? Titingnan natin kung may magagawa yung ICC. Yan po yung pinapalakot nila eh, sa mga Duterte. ICC. Hindi nga po takot si Pangulong Duterte, di ba? Ka Eduardo Gacos. Oh. Magaling po yan pagdating sa politika. Yung sinasabi niya na hindi siya tatakbo. O pwedeng magbago yon, mga kababayan. Lalo na ngayon, ang gulo. Ah, ang gulo, mga kababayan. Ang gulo nila, lalo na sa HOR, di ba? Ang gulo eh. Si Digong hindi papabayaan na ganun. Kasi iniisip niya yung kapakanan ng mga Pilipino. Kung makikita niyo sa interview kagabi, sumagot lamang si Tatay Digong, alam mo naman. Di marami nakaabantay. Marami nakaabang sa kanyang mga statement. Tama naman lahat ng binitawan niya kagabi. Di ba? Mas matalino, sabi niya. Mas magaling ako sa kanila eh. Mas matalino ako sa kanila. Josepa Minoro. Josepa Minoro. Magandang gabi po. Nor Kasim. Good evening po sa inyo. Di ba? Ganun talaga. Ka Eduardo Gacos. At hayaan mo, hindi sana sa mga susunod na linggo, meron uling talk to the people, yung ating Tatay Digong. Kasi nami-miss po kasi ng mga kababayan natin Pilipino. Ha? Nami-miss po ng mga kababayan natin Pilipino. Ito, sabi nga ni Trillanes dito, natapos na ang ICC investigation, sabi ni Trillanes. Alam nyo naman si Trillanes eh. Isa po ito sa mga matitinding kritiko ng Pangulong Duterte. Pagbigyan natin, kasi tayo naman, kritiko rin tayo eh. Sabi niya dito, ang aking educated guess ay tapos na sila sa kanilang investigation sa crime against humanity. Tapos na ang kanilang investigation sa mga na pangunahing akusado. Nagawa na nila ang kanilang dapat gawin sa bansa, ani ni dating Senador Antonio Trillanes. Di maganda, kasi makikita natin, di ba? Makikita natin kung ano ang magiging resulta. Nandiyan naman si Pangulong Duterte. Diba? Sabi ni Nick Nock, hindi magsasalata si PRRD laban kay BBM habang si BP Sara ay kasama pa sa admin. Correct. Hindi naman eh. Wala yung mga destabilisasyon na sinasabi nila. Ano mga vlogger sa kabila?
Kasi Duterte nilaglag ng ano, dinaglag ni Duterte yung mga retired. Walang ganon, walang destabilisasyon, mga kababayan, tandaan nyo po yun. Ha? Ganon lang kasimple po yun. Sabi nga ni Eduardo Gacos dito, sana huwag tayong madi-discourage kung ano man kasing kailangan ninyong gawin para sa kapakanan ng bayan. O, ayan, Trillanes, tapos na daw ang mga investigasyon sa mga pangunahing kaso. Okay po yan, dating Senador Trillanes. Uli-ulitin ko para malaman natin kung ano talaga ang kakahinatnan niyan. Alam naman ni Duterte, mga kababayan, na yung ICC nandiyan na. Alam niya yan. Oh, doon pa lang nakaupo pa siya eh. Gustong-gusto na nilang pumasok dito eh. Oh. Ayan, sabi ni Dino dito, akala ko naglaho na itong sundalong kanin. Eh, tumatahol pa pala. Di ba, mga kababayan? Eh, yan eh, wala eh. Ayan po yung nababalita ngayon. ICC pa rin. Oh. Sabi ni Yancy dito, si Kusteng, hindi na binabatikos eh. Direct to the point ang pagkakasabi. Oh. Katulad ng video na yon ni dating Senadora Nikki Kusteng. Oh. Paano naman kaya yung ICC kaya, maiimbestigahan din kaya yung itong mga, di ba, yung mga naging biktima ng pulburo na yan. Oh. Ang dami naging biktima, mga kababayan, ng pulburon. Oh. Uli-ulitin natin, ginawa lang ni Tatay Digong yung nararapat sa loob po ng kanyang 6 na taon. Wala po tayong pagsisisihan. Yung suporta natin kay Pangulong Duterte, hindi naman magbabago yan eh. Hindi po nagbago eh. Ako mas lalo ko siyang hinangayan, si Pangulong Duterte, nung bumaba siya sa pwesto. Expected naman natin na marami talagang kaso na haharapin si Pangulong Duterte pagkatapos po ng kanyang 6 na taon. Wala naman po yung kay Franz, yung kinaso sa kanya. Hmm. Tapos, Sherry Vlog, magandang gabi. Ang iniintay natin na makasauhan si Pangulong Duterte ng pandarambong, wala. Wala kayong maikaso. Oh, kaya kayo, hanggang ICC lang kayo. Wala kayong maikaso eh. Kay Pangulong Duterte. Hmm? Iniintay namin talaga eh. Makasuhan nyo ng pandarambong eh. Wala eh. Ibig sabihin talagang matino. Yung panahon po ni Tatay Digong. Ano? Ang katinong ano ko. Hmm. Matino talaga. Oh, sabi ni Dots Tiboy, Sir Parak, meron pong panawagan si Sir Dan Chan, Brothers Traveling, na darating na January 12. Pumili, magkaisa, magtipon-tipon sa harap ng MTC upang magbigay ng suporta sa SMNI. Mag-silent protest daw po tayo. Ayan, sabi ni Dots TV dito. Ha, sa harap po ng MTC, January 12, Biyernes po ata yan, mga kababayan, sa mga supporters po. Ha, sa mga gustong sumuporta, pakita, gustong magpakita ng suporta sa SMNI dahil po dito sa nangyari na suspension nila. Ha? Sa harap po daw yan ng MTC. O, sabi ni Nick Nock, si Trillanes talaga hindi makamove on. Halos agad sa buto ang galit niya kay Duterte. Ay, Sir Paeng Castillo, maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo, Sir Paeng. Kumusta po kayo? Sabi ni Sherry Vlog dito, magtiwala lang tayo kay PRD, di niya tayo binigo. Ha? Kumagulo, mansa ngayon, lilinaw din yan. Correct. Lagi kayo, tayo bilang mga DDS, yung tiwala natin, hindi naman talaga laging nandun eh. Kung gaano natin siya sinuportahan, nakilala natin siya noong tumakbo siya noong 2015 hanggang sa ngayon, suportado naman natin si Tatay Digong hanggang sa huli. Mga kababayan, hanggang sa huli kasi ako minsan lang din ako nakakilala ng politiko talaga na talagang nagmamahal sa bansa. Oh. Eh sila, anong nakita nila? Mali na yung ginagawa, may mga maling ginagawa na yung kanilang mga iniidolo na mga politiko, wala. Okay lang sa kanila. Hindi tayo ganun, di ba? Pagka may mali, banatan nyo. Huwag yung ano. Alam nyo yung mali ang ginagawa, ay para sa bayan eh. Okay lang sa inyo. Di ba? Ang dami mga issue, hindi nagsasalita. Oh, muli, ulitin natin ha. Sa mga naghahanap ng pulboron video, wala daw, sabi ni Pangulong Duterte. Para at least, alam nyo na. Ha? Pag tinanong kayo, wala. Ito, piplay lang natin ito, mga kababayan ko, kung ano ang pagkakaiba
ng mga Duterte at ng mga tambaluslos. Ha? Maiksi lang naman itong video na ito, mga kababayan, piplay natin. Kasi alam ko, yung iba sa inyo, napanood na ito, pero i-play uli natin kasi maganda siya. Kung ako yung loan sa inyo, ha, nga nung di ko ninyo makita sa media, nanatagrita ng karon. Bomo, bago pa ko nitong tongdere, di yung ko ganahan. Kana bitong, makitaan ko ni mo, maghatag-hatag o bugas, kinaay na sunugan, maghatag-hatag o ingonan, kinipahaan niya, picturean, ipost na ko. Ayan, di ba? Matalang yung isa, eh, alam nyo naman, anong meron dyan? Laging may media, di ba mga kababayan? Eh, si Basti ayaw lang ganun. Ayaw yung mga picture-picture habang tumutulong pa. Yung matagal lang issue yan, yung 20 pesos na kilo ng bigas na yan, di ba? Diyan sa Cebu. Na isang araw lang hata inaabot niyan eh. Kilabukasan, wala na eh. Ha? Ganyan kasi magserbisyo yung mga Duterte. Kesa dito kila Tambaluslos. Camera. Ang dami ng basa kanya dyan. Kay speaker, ang dami ng basa kanya dyan. Na totoo lang. Diyan sa 20 bigas na yan, sa Cebu, isang araw lang, tapos kilabukasan, wala na. Nung dinayo na siya ng mga kababayan natin doon sa Cebu, wala na. Ibig sabihin mga kababayan, pag ikaw politiko ka, pag gumawa ka talaga ng, pag magtrabaho ka, yung pulido, yung walang makasisilip sa'yo, yung mga kababayan natin Pilipino, pinagmalaki niya na kaya niya yung 20 pesos na kilo ng bigas, wala, isang araw lang, di ba? Anong tawag doon? Kaya yung mga taga Cebu, nagalit na, isang araw lang pala eh. Di ba? Sabi ni Sorry na Maruho dito, basta tayo makinig lang ha, sa iba, pero si Tatay Digong pa rin ang masusunod dahil he is the best of us. Correct, matalino si Pangulong Duterte, mas magaling yan. Kaysa po dyan sa mga tambaluslos na politiko, mas magaling po yung mga Duterte. Wala pong duda. Ha? Magaling, magpatakbo, di ba? Kaya minahal po ng mga kababayan nating Pilipino. Sabi ni Ed Mangete dito, sino naman ang boboto dyan kay Triling? Panis na yan. Baka kaya nag-iingay, hindi natin alam kung may balak, no? Tayo na may nagtatanong laang. Baka siguro nag-iingay kasi may balak tumakbo sa darating na 2025 para makuha ang simpatya ng mga kababayan nating Pilipino, lalong-lalo na yung mga tao na ayaw kay Duterte. Kaya yung ICC talagang yun lagi ang kanilang issue. Yun lang naman po. Ha? Wala pong kaso, ulitin ko. Wala pong ibang kaso si Pangulong Duterte nung pagbaba niya. Yung ICC lang talaga ang lagi nilang pinapanakot. Nanginginig na daw si Tatay Digong. Halabo yun. Di ba? Sabi ni Dam Lulu, totoo ba yan? Sabi ni Tatay Diggs, wala daw. Oo, totoo. Sinabi niya yan kagabi, doon sa ating live kagabi. Wala. Siyempre, hintayin natin yung mga vloggers din na nagsabi na meron. Although wala siyang kopya, hintayin natin kung sino ang maglalabas niya. Naku, pag lumabas po yan, mga kababayan ko, matindi. Matindi. Ha? Kung meron man, matindi po yan. Magkakagulo talaga pagka lumabas yan, yung video ng pulburo na yan. Pero ulit-ulitin natin, ang sabi ni Pangulong Duterte, walang video. Tapos, mga DDS. Ha? Mga kababayan kong DDS, tapos ang usapan, walang video. Di ba? Sabi naman ni Shairi, wala muna sa ngayon. Pwede, di ba? Biglaan ulit yan. Gusto ni PRD gulatin, surprise. Pwede naman yan, Pwede rin naman. Anyway, idea natin yan. Idea ng ano natin yan. Ang mga kapwa natin, DDS yan. Sabi ni Dutz dito, wala yan street link. Kaya galit kay Tatay Digong yan. Dahil pointed siya ni Pinoy. Nagbenta ng mga isla daw, Pilipinas. Tapos nagmamalinis, sabi ni Dutz TV dito. Alam niyo po kasi mga kababayan, noong panahon pa nga lang po ni Pinoy, nagsimula na po dyan sa South China Sea na yan. Kaso, anong nangyari? Hindi po ba nung sinalo na ni Tatay Digong, sa kanya na lahat isinisi kay Pangulong Duterte na nangyari yung mga reclamation dyan sa South China Sea, sinisi na kay Pangulong Duterte. Grabe, samantalang hindi pa panahon, hindi pa time ni Tatay Digong, nababalita
no? Ako may nabalitaan din ako na may kumukuha na ng mga lupa diyan sa may bandeng north para gamitin pagtambak. Ewan ko kung totoo 'yun, 'di ba? Tayo nagtatanong lang. May nabalitaan akong ganun. Oh, wala pong nawalang teritoryo sa atin sa panahon po ni Pangulong Duterte. Ano po sabihin niyo sa mga maingay sa issue ng West Philippine Sea? Ha? Oh, sabi ni Shairi, naku, jowa pala ni Shairi ito eh, si Basti. Oh, yung jowa ko yung Parak, may love Basti. I miss you. Mahalin mo lang ako, magpapalipin ako sa iyo. Wow! Oh, Eduardo Gacos, Sir Basta, alam natin Sir Parak, para lang hindi maging sensational masyado yung video, alam mo na. Oh, ako'y pinag-aaralan ng mabuti ang sagot ni tatay sa pulburon. Dami daw ginagamit kahit mayor. Totoo po yan. Yung po ang sinabi ni Pangulong Duterte, dami gumagamit kahit mga mayor natin. Ano? Basta ano, eh abangan nyo na lang. Eh, kasi yan po yung demand ngayon eh. Yan po yung demand. Kaya po buhay na buhay ang politika. Kaya po maingay na maingay mga kababayan dahil po sa mga pasabog nila katulad nila Marlica, nila Sas. Anyway, si Sas naman, ang pasabog niya eh sa resibo, di ba? Dito sa HOR. Itong kay Marlica, yan, tungkol nga dyan sa pulburo na yan, natuulitin natin, wala din daw kay Marlica, eh hintayin lang natin kung sino ba talaga ang maglalabas niyan. Sabi ni Sorina Maroho dito, pagdating ng 2025, baka magulat kayo. Oh, si Tatay Digong na ang naupo sa Kongreso. Oh. Wala na bang mabuti na pwedeng gawin dyan, aka Bicoy? Sabi ni Elena Lara, magandang gabi po, ano? Walang ihigit pa kay Tatay Digong, kaya mali siya ng mga tao. Watch niyo yung video kung bakit siya minahal ng mga tao. Lalo na siyang mamahalin pa sa video ito. Talaga po, malamahan po ng mga tao yung mga Duterte. Antindi po kasi nung pagmamahal nila sa bayan, hindi po matatawaran eh. Ito na nga lamang pong ginagawa ng ating Vice President Inday Sara Duterte na nakapagtayo po siya ang mga satellite office. Ulitin ko po ito sa inyo. Si Inday Sara Duterte lamang po ang nakagawa nun. Ha? Na yung satellite office sa buong Pilipinas po halos ay matayuan niya para mailapit po ang mga, ano, mailapit po yung serbisyo ng Office of the Vice President, especially sa ating mga kababayan Pilipino. Opo, at may mga local, ha? May mga mayor po sila doon, may mga barangay sila doon, iba pa rin po eh. Na nakikita po ng mga kababayan natin yung suporta na nanggagaling doon sa national government. Ibang-iba po yung ginagawa ni Vice President Inday Sara Duterte ngayon. Dahil doon, masyado kong, mas lalo ko pang hinangaan yung ating Vice Presidente. Nakikita nyo po, napakasipag magtrabaho. Sabi ni Nick Nok, kung mayroon mang video, ay in due time ilalabas yan, sabi ni Nick Nok. Oh, eh bahala na sila diyan sa video na 'yan. Ha? Basta uli, mga kababayan ko, solid DDS, walang video. 'Yan ang sabi ni Tatay Digong. Oh, 'di ba? Sinong paniniwalaan natin, siyempre, kaya di tayo nabudol ay nakinig tayo kay Pangulong Duterte. Red One. Ha? Magandang gabi diyan. Lagi tayong makikinig, ha? Kay Tatay Digong, 'yan ang maipapayo ko sa inyo para hindi mabudol, makinig kay Pangulong Duterte. Ah. No, sabi ni Eduardo Gacos, hindi natin namamalayan, bilyon-bilyon na pala ang gusto nilang neknukin. Yan ang problema, mga kababayan. Kaya maging mapagmatyag tayo, sa mga social media. Sabi ko nga po sa inyo, yung pinapaikot, na papel, diyan, nabibigyan kayo ng 100 piso kapalit ng ayuda at pirma nyo. Basahin nyo pong mabuti kung ano nakalagay. Huwag po kayong pipirma naman pipirma. Oh, baka po mamaya para yan sa tsa-tsa. Ayan po ay legit dahil mismong galing na po yan kay Representative Lagban ng Albay. Oh. Sabi ni Simon Alcantara, kakaiba talaga gumalaw si Tatay Diggs. Alam nyo, ano eh, talagang magugulat ka. Yan yung magandang term. Ah. Merlin Manny, maraming salamat po. Ano? Yan po yung magandang term na kay Pangulong Duterte. Every time po naharap sa media, eh laging may panggulat yan. Hindi po ba? Kakaiba talaga. Iba yung estilo niya eh. Alam mo yung kagabi, parang pinaglaruan niya na lang. Ito yung tanong, ito talaga yung ano ko. Ito talaga yung opinion ko. Gusto niyo talaga marinig. Yung kagabi, yung sa
kay Pangulong Duterte. Parang pinaglaruan niya na lang yung mga nagtanong doon eh. Pinaglaruan niya na lang mga kababayan, 'di ba? Ayun yung nakita ko ha. Oh. Wala. Yung isa tinawag niya pang kordapya. 'Di ba? Sherry Vlog, probi na mga Duterte. Lahat ng ginagawa nila para sa Pilipino, wag nating questionin. Yan, hintayin natin. May alas yan sila. Di yan bulag sa mga nangyayari. Correct. Oh. Eh, bibira naman ha, yung mga politiko ngayon na ano, hindi nila alam kung ano ang tunay na nangyayari. Oh. Eh, halos nga po, lahat ng mga Pilipino, kalat-kalat na eh. Ibig sabihin, kalat na, oh, na may mga ganitong pangyayari dahil nga po sa mga expose na lumalabas. Oh, sabi ni Rapi B, nasa dugo ng mga Duterte ang magselbi sa bayan. Correct. Oh. Ito, ulitin lang po natin. Ano? Halos lahat po ng mga kababayan natin Pilipino, eh, naging ano ngayon, ha? Aktibo sa politics dahil sa mga maraming pasabog na yan. Buhay na buhay po ang buhay politika. Ano? At tayo naman, sa atin namang mga vloggers, tayo yung ano lang, yung totoo lang. O, wag nating sasamahan ng fake news. Siyempre, tayo rin ang masisira, no? Mga supporters din natin. Kaya talagang ano lang, ingat, yun lang laging gagawin natin. Sabi ni Lip Mojado dito, mas maganda talaga sa congressman si Tatay Digong kung sakaling tatakbuhan si Tatay para at least may kukontra kay Tamba sa Congress. Oo, pero mahirap pa rin tibagin yan. Ito ang opinion ko. Diyan sa sinabi mo, mahirap din rin tibagin yan sa Congress si Tamba kasi appointed ni, ano yan, ni PBBM. Mahirapan. Mga kababayan. Pero at least may kukontra. Yun ang importante dito eh. Mag-check and balance, di ba? May kukontra. O, yung pinaka-importante po ngayon na may kukontra. Eh dati, yung mga, alam mo naman, yung mga dilawan, yung mga makakaliwang grupo dyan, tinan nyo, nung panahon ni Duterte eh. Ano? Di ba? Kontra sila lang kontra nga noon kay Duterte. O, ayaw nga nilang ipalibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Pero ngayon, nakita natin, oh, kakampi nila. Oh. Doon pa lang makikita mo na eh, na talagang sa politika, walang ano, permanenteng kaaway, walang permanenteng kaibigan. Kaya nga po, kikilalanin nyo yung mga politiko na para po sa bayan natin. Nakakaawa po eh. Oh, napapag-iwanan po tayo ng mga kalapit na lugar, kalapit bansa. Napapag-iwanan po tayo mga kababayan. Siguro naman panahon na rin para umunlad tayo. Ha? Panahon para makamtan din natin ang kaunlaran na ninanamnam ngayon ng mga kalapit bansa natin. Oh, matagal tayong naging ano, marami sumakop sa atin. Tapos na yun. Ito na yun eh. Modern, nasa modern age na tayo. Dapat talaga umunlad na tayo. Ang problema nga lamang talaga, hindi tayo umula dahil sa mga magnanakaw na politiko. Yun ang problema. Kaya nga po, inuulit-ulit ko sa inyo, sa pagpili po, ang importante niyan ay ang kailangan po dyan, mga kababayan, may resibo po ang piliin nyo. Yun po ang pinakang importante. Ha? Kung hindi man mga Duterte, katulad lang ng mga Duterte. Kasi sa mga politiko ngayon, bibihira po ang ano eh, kayang lagpasan yung mga Duterte. Hindi po nila malalagpasan sa totoo lang. Ha? Yung matatapatan na pwede pa eh. Pero yung mahihigitan, yung mga Duterte sa kanilang dedikasyon nila sa pagmamahal sa bayan, hindi po eh. Hindi ko pa po nakikita. Yun po, sariling opinion ko. Wala pa akong nakikita na mga politiko na maaring tumapat dito po sa mga Duterte. Kaya nga hinahanap-hanap ng mga tao eh. Oh, hanggang sa ngayon, hanggang tapos na lang 6 na taon si Tatay Digong, gusto pa natin uling patakbuhin. Oh, ganun, napaka-importante po nun, mga kababayan. Sabi ni Alice dito, nasa dugo ng mga Marcos family daw. Oh, wala daw utang na loob, mga tambaluslos, sabi ni Alice, ha? Oh, sabi naman ni Simon dito, last na yan, pagkakaupo nyo, hindi na mauulit yan, Duterte forever na yan. Oh, kasi nga, gustong-gusto na natin na maibalik. At sabi naman po ng mga, ng mga kalaban natin, mga vloggers, ng mga ayaw sa hindi natin,
kalaban natin sa prinsipyo, eh gustong-gusto daw po na palitan na kaagad at mayo po si Inday Sara. Muli ulit-ulitin natin, kayang maging presidente ni Inday. Oh, nagbigay nga lamang ng daan para dito kay PBBM. Kayang-kaya niya eh. Number one yan sa survey, si Inday Sara Duterte. Anong nangyari mga kababayan? Pinagbigyan ni Inday eh. Kung sa tingin nyo ba tumakbo si Inday, itatakbo po to si PBBM. Sa tingin ko hindi. Kasi alam nila na mahahati ang boto nila. Oh. Ayun ang naisip ko noon, nung panahon na yon. Sigurado isa sa kanila ang atras. At kung tumakbo si Inday, mga kababayan ko, na kapag pangulo nung nakaraan, katingin ko hindi tatakbo si PBBM. O siya yung magiging busy ni Inday. Mas maganda na sana kung ganun na nangyari, di ba? Oh. Ay, maraming salamat, Cherry Vlog. Ayan, sabi ni Eduardo Gaos dito, nakaupo. Naku po, mahirap po si Sir Dan. Nilan lang sa Tongres ang may pangalan na iniingatan. Mas maraming nabibili ng CIF at MOE. Ay, hanggat wala po silang nailalabas na resibo, mga kababayan, eh, markahan nyo. Tantusan nyo. Parang bingo lang yan, mga kababayan. Tantusan nyo yung mga politiko na walang mailabas na resibo. Eh, yun po ang labanan ngayon eh. Resibo, resibo, resibo. Yung 125 million nga ng ating Vice President Inday Sara Duterte, hanggang ngayon, binabalat-balatan nila. Yung anniversary nga nung ano ba yon, nung December 31, anniversary ito, na naubos yung 125 million, eh, ganun sila. Ganun nakatigi, nakatatak sa kanilang mga utak. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Kaya yung ayaw sa mga Duterte, siguro gusto nila ng ano, gusto nila ng pulboron. Oh, ganun lang yung kasimple. Napakahirap po talaga mga kababayan ko na yung mga politiko sana lang talaga makapamili tayo ng maayos. Yami na, 2025 midterm na. Oh, tapos wala sasabihin nyo, nagkamali na naman kayo ng pagpili. Abay, wag nyo akong sisisihin. Ay kayo'y gabi-gabi kong pinapaanuhan. Pinapaalalahanan na pumili kayo ng maayos na politiko. Oh. Tita Surina Maruho, ha? Maraming salamat po sa pakulay nyo. Ituloy nga natin itong video na to, mga kababayan, ha? Stuck na eh. Okay, ituloy natin ito. Nonsense. Natadiritanan ka ron. Gomo, bago pa ko nitong tongdere, di yung ko ganahan. Kana bitong, makitaan ko ni mo, maghatag-hatag o bugas, kaya na ay nasunugan, maghatag o ingonani, kaya nipahaan niya, picturean, ipost na ko. Di yun na ko na batasan. Muna, huwag kita'y mahimo, di ha? O di po mo ganahan, anak, ayaw lang ko rin yung putuman. Idili man po yun na sa Osaka mayor, o sa Osaka insapang politiko, di ha? Di man na iyahang kwarta gihapon. Mauna, pag naay mga ingunana ang ginapalihok nato ang gobyerno para muhatod kung unsay kahinanglan sa tao na ang CSWD o para ana. Mauna, kung dili ko ninyo makita nga mag-handshaking, handshaking diya nga mura, di ko gusto mahimong trapo. Mauna, kung mutrabaho ko unsay hinanakit ninyo, unsay kalisod ninyo sa inyong kanilang paabtas ko, okay, muadto ko, tabangan ta mo, pinaagi kung unsay sa kong kapasidad bilang mayor ko. Pero dili yun ko, makita ninyo nga mag-video-video, mag-picture-picture sa akong gibuhat sa inyo, kay obligasyon ko na ugtrabaho yun ako na bilang mayor ninyo. Correct, di ba? Muna, ayaw mo katinga. Ay mo katinga ning nganong ingani ang Davao karon. Kibaw mo katong ni dagan si Rodrigo Roa Duterte, ko anang amahan ay mo na sa presidente. It was an extraordinary phenomenon na makabutang tao kanang tao sa highest position sa ato ang nasod. Karon ay ataw na introduce ning Davao City, no? Sa mga buwan sa tibuok
kalibutan actually, no? Tibuok Pilipinas. Mo nagkaroon mga tao nagadaghan, nagasulod. Unya mga job opportunities and business opportunities nagadaghan. Mauna ginabantayan na kung taman kay di na kong gusto pag abot sa panahon magmakay ta kung giunsa na to paghimo ato ang syudad. Karon along with that will come congestion. Puguot yun na, natural yun na. Unya kita pag yung kayo nga huwagan kayo, sige rin panganak daghan. Puguot yun na. Diba? Nga no, sa una, ang kadayawan nato, kadayawan ba din sa una ang kadayawan nato karon? Di man. Ang araw nato, araw ng Dabaw nato, o Pasko piyesta nato, di man. Di nagyod pareho ato lugar. Maog yun na, maoning. Maoning wish nako. So good. Ikatong babae nga akong ginawis, ay nalang to. Nalang di ang kuan, ng bakantira. Pero morning wish na ko, itutal Pasko man, magkasinabtanay tang tanan. Maura na. But pasabot ana, na amay balaod, na amanta para diri magstorya, na mo hinanakit sa inyong mga silingan, na mo hinanakit sa inyong barangay. Sa... Ikaw, okay ka, Joey? Diba? Iagi ninyong storya kay Pasko man. Tutal, dabawin niyo man tantanan. Wala man ta, dili ta magpatas anay og ihi. Dili ta magsigig pangumpitensya sa ato mga isig katao kay tungod, wa man ay hinungdan yun sa tinuod lang. Naalang kayo mga butang, ya, gusto nimo lamang na ka. Dili. Karon, Pasko, maghinatagay ta, magkasinabtanay ta. Mauna akong wish para sa inyong tanan. Mora na. Ba? Simple. Simple ra kaayo. Bug at ya, medyo lisod buhaton, pero ana man yun na. O gusto yun ka na kay makuha o maabtan aning kinabuhi aning medyo naagi value o ka nanindot yun sa nga butang, lisod man yun. Di man yun dali ang kinabuhi. Muna kita mga dabawin nyo, kayod lang yun. Kayod lang. Kunya, sakto lang nga tagad sa itong mga isig kataw. Ayaw mo paminuang kung binuangan mo, sultihi ko ninyo, ay na ko ninyo pangutan na unsaon ko na. O sultihi ko ninyo na magsinamok sa inyong kinabuhi kay sulbaro na ko na. Magpasalamat ko sa itong mga polis, kanina itong mga trabahantes gobyerno, kanina mga CSU, PSSO, sundalo, palakpakin ninyo. Muna'y gabantay sa inyo ha. Ako, palagpaki ko ninyo. Parang ano, no? Parang si Tatay Digong lang din pagka nagsalita. Mga kababayan, parang si Tatay Digong lang din pagka nagsalita ito si Baste. Ano sa tingin nyo, mga kababayan? Gusto ko lang ipinlik ko lang to ngayong gabi. Anong sa tingin nyo kay Baste, mga kababayan? Ha? After in day Sara, Baste, pwede? Pwede ba yun, mga kababayan? Ako, maraming iiyak na mga ano ito. Pag may nanonood sa ating mga trolls ngayong gabi, iiyak yung mga yan. Ano? Walang iyak talaga parak, no? Talagang gusto mo ata talaga Duterte na lahat. Ay nakita nyo naman yung galawan ni Baste. Kahit yung kanyang pag-i-speech parang si Tatay Digong, ano? Yung kanyang pagbibigay. Oh, ang problema nito, baka mamaya, eh hindi palabasin ni Shirey sa kwarto to si Baste. Delikado tayo dyan, Shirey. And then, mga kababayan, to, balik tayo, ano? Ano po sa tingin nyo? Kasi isang term pa lang ata si, ano, si Mayor, di ba? O eh, nung tumakbo si, tama, nung tumakbo si BP sa pagka vice presidente, siya yung tumakbo mayor, naka isang term pa lang siya. Pag ito, makadalawa, di 2025, no? Sakto, nakadalawa sa 2028. Naku, hubog na to mga kababayan. Yun ang sinasabi ko. Yung estilo ng mga Duterte sa pamumuno, hindi kailangan ng ano, magpa-picture-picture ka dyan, handshaking, tulong-tulong ka lang, kasi binabalik lang naman nila kung ano ang nararapat sa mga kababayan nating Pilipino. Oh, ganun yung mga Duterte, mga kababayan, kaya maraming nagmamahal. At muli, tinatanong ko kayo, mga kababayan, ano sa palagay nyo kay Baste?
Saan ba po pwede si Basde, mga kababayan? O, nandiyan pa si Kuya Pulong. Ha? Nandiyan pa si Kuya Pulong sa Congress. O. Hindi naman natin sinasabi na pinupromote natin, ha? Na siyempre, magkakapamilya na to eh. Di ba? Hindi naman natin tayo nagpupromote ng ganun. Kasi nakikita po natin kasi na magaling silang magtrabaho. Oh. Oh, sabi ni Nick Nook dito, walang problema. Kahit puro Duterte ang umupo sa gobyerno, kung gagad na naman ang ating bansa, ay maiihaho natin sa kahirapan tayong lahat. Correct. Basta sigurado natin, kahit isang apelyido lang yan, mga kababayan. Basta, masisigurado lang na nasa tamang direksyon yung bangka natin. Ha? Yung Pilipinas. Hmm. Sabi ni Nick Nook, kahit puro Duterte na nandyan, basta sigurado lang na ano. Para yung bayan natin, tuloy-tuloy. O, sabi ni Tita Cristina Mindiola, BP muna din President. O, tingnan nyo, ha? May binabalak na kayo kay Basti. Eh, si Shire, ang balak, ayaw nyo papalabasin sa kwarto to si Basti. Pateka kay Ellen yan. Ha? Hmm. Sabi ni Black Mamba, Basti Duterte, okay na. Hmm. May kahihiyan sila. Yun ang kulang sa mga politiko natin. Yung iba walang hiya eh. No? Pag nakaupo na, nakakalimutan na nila yung pinangako nila sa bayan. Oh. Hindi katulad ng mga Duterte talaga. No? Huwag naman kayong masasaktan sa mga bisita natin, mga trolls. Aminin nyo na. Mga trolls, aminin nyo. Magagaling talaga yung mga Duterte. Yung mula sa tatay hanggang sa baba. Magaling gumawa kasi alam po nila eh. Kapapo nila ang kalagayan ng ating mga kababayan Pilipino. Bakit? Bakit? Eh galing po ito sa mababang posisyon. Ha? Galing po sila sa lokal. Alam na alam po ang mga problema. Saan ba nagsisimula ang problema ng ating mga kababayan? Saan ba nagsisimula ang problema ng bansa natin? O, di ba sa mga pamayanan? O, yung family, smallest unit ng society natin, mga kababayan ko. Ay, nandyan yung mga pangaraniwang problema. Bago ko pa makaakyat. O, bago pa lumala, dyan pa lang alam na nila kung anong gagawin nilang diskarte. Yung mga ayuda-ayuda na yan, sa tingin nyo po ba? Di ba? Doon pa lang, tingnan nyo yung Davao City ngayon, napakaganda. Napakaganda lang ginawa nila. O, kahit na sinasabi nila na pro-China, pro-China, wala kaming pakialam. O, di ba? Alam ko, balita ko nga, magkakaano pa dyan eh. May biyaheng ano dyan eh, diretso China dyan eh. Baka umiyak lalo sila dyan. Pag nag, alam ko, kung tuloy-tuloy yun ha, kung tuloy ha, kasi nagka-pandemic nun eh. O, na may isang biyahe dyan, diretso China. O, di sarap magbakasyon, one way lang, di ba mga kababayan? Swerte ng mga kababayan ko sa Davao. Hmm. Eh, hindi ko nahiramin yung mayor nyo, kasi okay din naman yung mayor ko dito sa Taguig eh. Okay pa naman eh. Ha? Hindi ko nahihiramin. Ang sa akin lang, eh, supportahan natin ito kapag tumakbo sa mataas na posisyon. Sabi nga ni Tatay Digong kagabi, eh, hindi ko alam kay Basti. Oh. Eh, kasi nga, nung una, walang balak sa politika eh. Alam mo naman to si Basti. Oh. Surfing. Surfing hilig nito. Biking. Oh, motor. Oh, eh, ngayon, nung kumapit naman ang posisyon sa gobyerno, seryoso, ginawa niya rin kung ano ang nararapat sa kanyang mga nasasakupan. Ganun din ang mga Duterte, lalo na yung ating Vice President Inday Sara Duterte. Kaya po lalong minamahal, ulitin ko, kaya po lalong minamahal ng mga kababayan natin Pilipino, yung mga Duterte, dahil sa kanila po nila naramdaman na may gobyerno pala. Ha? Na may gobyerno pala na matino, yun ang pinakang importante, mga kababayan. Oh, sabi ni Debbie Debbie, hindi lang maayos ang pamamalakad, pinagnanasaan pa. Ay, di ba mga kababayan? Oh. Sabi ni Ma'am Alice dito, Sir Parak, totoo sinasabi mo, Duterte is the last standing for the future of the Filipino people. Correct. Nakita nyo na kay Tatay Digong. Oh. Kay Inday, nakita nyo na, eh, ilang taon pa lang si Vice President Inday Sara Duterte sa national position, magdadalawang taon pa lang. Nakita nyo, maagang binabato, eh punong-puno ng bunga, hitik na hitik. Yung mga bunga hinug na. Oh, hindi naman katulad ng iba, yung mga bungang bulok yung iba eh.
Oh, alam niyo naman yung bulok na bunga, kusang lumalaglag yan. Ah, kusang lumalaglag yan sa lupa. Hindi katulad ng bunga ng mga Duterte, ah, parang puno ng mangga, 'di ba? Maraming bunga, binabalibag ng kapitbahay mo kasi sobrang dami na. Oh, at yung mga bulok, ayun yung nalalaglag ng kusa. Ay sino pang kukuha pagka bulok na? Ganon din po sa politika. Sa napanood niyong video, mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga salobin, mga kabayan. Siyempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!